Kinasar ng Quezon City Government ang pagsasagawa ng warrantless arrest laban sa mga quarantine violator para maagapan ang pagkalat ng COVID-19. Natong report ni kapartner MJ Mondihar live. MJ. Diyaw, nakipit nga ng sinturon ang Quezon City Government para maagapan pa ang pagkalat ng COVID-19 sa syudad. Dahil pahirapan ang pagpapatupad ng quarantine measures sa Quezon City para maagapan ang pagkalat ng virus, ay naglabas ng guidelines ang lokal na pamahalaan para sa warrantless arrest. Sa guidelines na ipinalabas ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, binigyan ng otoridad ang mga pulis, barangay officials at tanod, mga law and order, magkataga law and order cluster ng City Hall, maging mga pribadong mamamayan. Gagana ang warrantless arrest sa mga lalabag sa limited mass gathering at social distancing rule na may 5,000 pisong multa at pagkakabilanggo ng hindi lalagpas sa 6 na buwan. Tatamaan rin dito ang hindi pagsusuot o hindi yung mga hindi magsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar na may karampatang multa mula sa first hanggang third offense. Mahiwalay ring ordinansa sa curfew maging sa pagbebenta na nakalalasing na inumin. Pagka ang isang tao ay harapang lumalabag ng batas, particularly itong pinapatupad natin itong mga protocol sa community quarantine, ay po pwedeng arestuhin ng walang warrant of arrest. Kapag nahuli, dadalhin sa pinakamalapit na presinto ang naaresto. Karaniwan sa mga nahuli ng DPOS ay yung mga walang suot ng face mask. Para naman sa law expert na si Attorney Mark Tolentino, legal ang warrantless arrest kahit napakasimple lamang ng violation na nagawa. So in this case, for example, may violation ng quarantine, yung mga social distancing na wala hindi na gumamit ng mask, pwedeng arestuhin yan basta may batas. Okay, may batas, then yung batas na yan, criminal in nature. Nung una, dahil sa bago pa lang ang quarantine, ay hindi kami nag-aaresto noon. Lahat ay winawarningan sila at yung mga walang face mask ay binibigyan ng face mask. Subalit, ang insidente ng pagtaas ng numero ng mga nagkakaroon ng COVID-19, nagpapatuloy, kaya naging mas aggressive, mas ma-stricto ang pagpapatupad natin itong pag-aresto. Payo naman ni Attorney Tolentino sa mga maaresto na sumunod na tuwag ng pumalag at sundin ang mga otoridad. Assuming na hindi siya sumunod, siya pwede yan maging liable yung naaresto na resistance of a public officer. Resistance yun. Pag public officer ang nag-aresto. So, yun yan. So, pwede siyang maging liable. Aside sa city ordinance, pwede siyang maging liable under the revised penal code yung resistance of a public officer. Jiao, yung ginawa ng hakbang ng Quezon City Government ay para magkaroon ng uniform implementation sa pagpapatupad ng batas dahil maging yung mga pulis, yung mga taga-barangay, yung mga taga-Department of Public Order and Safety, mga taga-DPOS ay pwedeng mag-aresto ng walang warrant basta't naaktuhan na lumabag sa batas yung offender. Jiao? Maraming salamat ka partner MJ Mondihar sa iyong ulat live mula dyan sa Quezon City.